pauwi ako, super traffic, nandito na ako sa NLEX. Diba? Traffic. Kaya nga ako nakapag-vlog eh, kasi ang traffic. 6:30 ako umalis ng bahay, almost 10 na. Friday kasi, yan. Lesson learned, wag uuwi ng Friday. Ako niya. Midnight is na para sa buhay. Ulat na. Baba. Labutin mo. Ang get you. Mabuti kumakain ng mahal. Pag nakakaw na ito payat kasi nila asikaso. Good morning! Today is December 5. Nandito na nga ako sa Kainta. Ito yung kwarto kung saan ako nag-i-stay. Nakapag-video na kami ni Mama kanina pero hindi pa tapos. Marami pa kaming i-video. Teka, ang dilaw ko. Ayan, kasi dilaw yung cortina tsaka yung reflection dun. Pero ngayon, magla-lunch muna kami sa Santa Lucia. Yung plant-based burger ang sa akin, sa Shakey's na lang siguro. Tapos bibilan din namin siya ng gift. Microwave na lang kasi wala pa naman siyang microwave oven. So titingin kami sa automatic center. Siya na lang din papapiliin ko. Ito ba? Kasi pretty kapatid ni baby girl. Ang tawag ka dun. Tawag ka na. Hindi ka. Pasok mo. Pasok mo. Balik na dun. Ayan, nandito na kami sa Santa Lucia ni Mama. Bibili siyang pang kare-kare. Luluto siya bukas sa birthday niya. Oo, nakatabi sa akin si Coco. Oy, huwag magkamot. Coco. Ako na. Laki. Ayan, para mas maliwanag. Coco. Ayan, nakaka-uwi na kami. Siesta muna. Ayan ang tumabi sa akin. Tapos kamot naman ang kamot. Ay, talagang tumabi pa siya. Ay, sumisip pa. Ay, umalis. Yun, yung binili naming microwave, kamukha din ng microwave namin sa bahay. Kasi matibay yun, tsaka maraming features. Kaya yun na lang yung Midea. Anyway, rest muna. Okay, gabi na akong nagpapakain sa mga to. Nabigyan ko na ng pagkain, tapos lilinisan ko yung ilalim ng kulungan niya. Chimita! Ayan, si Mika. Oh, luha-luha. Ayan ang mga babies ni Mika. Si Pretty. Mukhang boy si Pretty. Pogi ah. Kumakain pa si ano, Prince. Ayan, kinuha ko muna si Prince. Ano, Prince? Tapos papakawalan din natin si Pretty and si Mita. Play muna kayo. Aray. Aray ka, Pretty. Pretty. Play yung mga babies. Mika. Mika. Ay. Mangre-raid to ng pagkain. Kakaw. Ay, kinuha ni Prince yung buto niya. Kay Pretty yan. Ayaw mo kasi ng Pretty. Sara natin para walang mangre-raid ng food. Play. Ay, Diyos ko, ang kukulit. Ayan, umiihi ka, Pretty. Ako, nakapaglampaso na ako, ha? Diyan ka pa umihi. Yung kinakain mo. Laki-laki ni Pretty, oh. Oh, nag-iihian na kung kailang naglampaso ko. Gagaling, ha? Pretty, oo, lambing. Pretty. Pakita ka talaga. Mika. ano? Nasko? Ay, wag mag-away.
happy birthday sa akin. Ito po sila, iba. Mamaya lang po dadating sa bandang gabi na po yun. Maliit po yung buhay namin, hindi kakasya. Dali mukha po, kumasya. Ako na tayo utol po. Start Christmas pa. Thank you po. Happy birthday po. It's tissue, ayun. Hindi ko na ibang. Ayun po. Good morning. Today is December 7. Sorry. Kakaligo ko lang. Tapos naupo ako dito sa massage chair ni Ma'am. Birthday nga pala niya today, pero kahapon yung naging celebration. Ang sarap nito, as in, nakaka-relax. Ano, pupunta kami Pampanga ngayon dahil may dadali siyang ibon dun sa parang business partner ata niya yun sa ibonan. Ayun, so aray, sarap. Wait lang, sorry. Parang pinipisil-pisil ka rin kasi nito. Bukod dun sa, may gumugulong-gulong sa likod ko. Anyway, bukas pa ako uwing Bulacan. And, ayun. Relax muna ako dito. Naka-uwi na kami from Pampanga. Grabe, kapagod. Anyway, ito, pinapakain ko na sila. Kumain na nga eh. Ayan, kumakain na si Mika. Itong dalawa tapos na. Po, sabi ni Mahal, gusto niya makita up close yung mga babies. Natakot ako hawakan ni. Eh. Baby, tingin nga ng mukha. Tingin ako mukha, Mika, ha? Eh, ayaw pakita ni Mika. Hinaharang ko, ayan. Mga babies ni Mika. Thank you, na. Pauwi na ako. Nandito na ako sa katipunan. Ito, sa tapat natin niya yung stoplight. Kaya may chance mag-video. So today is December 8. Ayan, tapos na yung birthday ni Mama. Pa Christmas, susunduin ko sila ng mga babies. Ay, malapit naman go. Wait lang. Dito na ako sa bandang papuntang Mindanao Avenue. Grabe ang traffic. So, lagi na lang ganyan dito. Ngayon na lang uli ako lumuwas na ako lang yung nagdadrive mag-isa. Nakakapanibago. Pero nakakamiss din kasi ang saya yung ano yung ewan ko, di ko ma-explain yung parang me time, parang ganyan. Okay din naman pala. Ayun, nandito pa rin ako sa papuntang Mindanao Avenue. Okay na, hindi naman ganoon ka-traffic yung stoplight. Ayan, dito sa stoplight kasi nagtatagal kaya nagtra-traffic. Magandang tanghali. Today is December 9. Ang hali na, as in lunchtime na. Kasi hindi ako nakapag-vlog noong umaga dahil gagawa na kami ng mga products for Kain Vegan. So ngayon, lunchtime break. Umabot pa si Mahal doon sa handa ni Mama. Yan, nagdala ako ng hipon. Ininit na lang niya. Tapos ako may natira pa akong lechon na ano, pokwa. Yan, ininit ko lang din. Hiniwa-hiwa ko na siya. Naka-roll to eh, pero hiniwa-hiwa ko. Ito gawa ni Madam Daisy. Ano to? Chili garlic. Kasi yung mga sili, sayang. Kaso medyo nasunog. Pero hindi naman mapait kahit maitim. Masarap. Tapos ito yung mansi. Sausawa natin ito. Ayan. Kumuha lang si Mahal ng rice. Ayun. So, ang tawag nito. Today is Wednesday. So, 2 days lang kaming gagawa ng products. Kasi nga, galing akong kainta. Wednesday, Thursday. Tapos sa Friday, ipapadeliver na lang namin. Kasi pagod pa ako sa control drive. Hindi ko na-measure. Pero ganyan naman yung one pack. Ayan. Kain muna kami. Yan ang rice. May dala rin akong turkey kasi hindi siya mahilig. Titikman lang daw niya next time. Hipon muna.
Good morning. Okay, kakagising lang. Today is December 11. Ma-fog kaya ako pinapakita yung labas kasi hindi masyadong kita sa camera. Anyway, delivery day today. Pero hindi kami yung magde-deliver. Kukunin lang ng rider. Kaya i-impake na natin yung ating mga products. Ayan siya. Ang dami naming nagawang tinapa. Yan, puro tinapa yan. Nakakain na yung mga babies, tapos nakakain na rin kami. Hindi ko nga pala nakakwento ata sa vlog. Nagpapagawa kami ng grills para dito. So, nandun sa garahe, ginagawa na. Nandun sila kuya. And si Panther nakauwi na. Si Winnie to. Pero si Panther nandun din sa garahe. Nakabantay din dun sa gumagawa kay la kuya bebe. Yan. Para po sa mga nag-aalala kay Panther, 1 week siyang nawala pero nakauwi na siya. Pag uwi niya, ang payat-payat, pinakain ng marami ni Mahal. Nung nandun ako sa kainta ng birthday ni Mama, dun siya umuwi. Kala nga namin, deads na siya. Buti na lang, okay pa siya. Siguro may naglalandi daw na aso sa ibang lugar, tapos binabantayan niya. Grabe, 1 week siyang hindi kumain. Anyway, maglalaba muna ako and then i-edit ko yung video nung birthday ni Mama para ma-upload ko na rin. And magluluto sana ako ng something for kain vegan mamaya for lunch, pero baka sa Sunday na lang. Tomorrow, Saturday, lalabas kami. Diba, sabi ko sa inyo, birthday. Hindi. Mga marinig ako eh. Anyway, maglaban ako.
Okay, luto na yung ating Meat Magic Tapa. Yan, usually diba sa Tapsilog siya, tinamad na akong gumawa ng vegan itlog. So, ano na lang, buttered garlic na sitaw, and then plain rice. Tapos ang sausawan ko ay suka na may bawang, asin, paminta. Ngayon, try natin sa suka. Tapos, hubo rin tayo ng ating buttered garlic. Hinakuk ko lang itong sitaw para malutong loko. Tapos, yung Meat Magic, basta masiso nyo siyang mabuti, tsaka mahugasang mabuti. Tapos siya. Kain tayo. Dami na naman ako makakain. Tapos kami mag-lunch. Ngayon naman, paliguan ko yung mga babies na malalaki. Si Panther, si Winnie. Si Panther kailangan maligo dahil may sugat. Ewan, na-allergy na or nakapag-away. Sana wag niya akong kagatin, ano? Kundi magpapa-inject pa. Oh, ayan na si Panther. Medyo tumaba na nga yan eh. Pero tingnan nyo naman, ang dumi-dumi. Diyos ko. Panther. Di ba kamukha ni Bebe Girl? Ligo-ligo din si Winnie, ang mami ni Bebe Girl. Winnie. Lahat sila ligo, silang tatlo. Ay, umiihi si Bebe Girl. Okay, una natin kapaliguan si Winnie. Winnie. Guard, nagka-car wash pa rin ako. Bale, maglalagay na tayo ng wax. Sa final stage na ako. Ayan. And mamaya, libot ko kayo kasi nagpalinis kami doon. Although, hindi pa naman tapos. Tapos, yung ating grills, meron na doon. Ang ganda. Yan, konti pasilip. Mag-wax muna ako ng kotse. Walking time na nila. Tawa-tawa. Street, tabas doon. Ayan nga pala yung grills. Hindi pa tapos. Pero ang ganda, di ba? Okay na. Yung isang Paris. Isang part naka-open. Paris. Labas na, Paris. Kaya nagpadamo na kami dito, although may konti pang mga tira kasi hindi rin naman talagang mabubunot. Kailangan siguro yung may chemical i-spray yan para mamatay. Tapos doon din sa kabila, dapat siguro mag-spray pa rin tayo ng may chemical. Kasi yung mga ano, yung mga mababa. Ito, hindi nabunot. Tapos na yung grills. Oo, oh, ayan ang ganda. Yan, ang ganda niyan. Pag puting-puti na siya. Ayan, ang ganda. Louie!
Tapos ito, nagpaano na rin kami dito. Yan. O, diba? Ang neat na. Ng mga hindi pa na aanuhan eh. Ang kalat-kalat. Chloe! Ayan, ang neat, oh. Si Bebe Girl, oh. Ano-ano kinakain? Mga ugat, bato, lupa. Chloe. Si Chloe. Hindi pa to tapos kasi hanggang sa likod magpapalinis kami. Yun nga lang, kailangan gumastos. 350 ang araw nang naglilinis, tatlo sila. Tapos bukas magpapa grass cutter pa kami dun sa likod. Pero at least ano na, maayos. Kailangan lang ma-maintain. Ito, ipapaayos namin to. Wala na nga pala sila dito, umalis sila. Nung bumagyo kasi nawala ng kuryente, pagbalik namin, sabi nila 3 days lang silang aalis, pero hanggang ngayon hindi sila bumabalik. So, kami magpapaayos nito, gagawin naming kusina, tsaka kwarto, para dun sa, ano, may bago tayong kapamilya na tutulong sa atin dito sa farm tsaka sa pagluluto sa kaindigan. Pinsan ni Mahal, galing ng Bicol. Mga after Christmas darating. Ayan, dito oh, kailangan pang anuhan to. Kailangan pang linisin. Pero naging malinis na compared nung ano. Ayan, bukas ipapag grass cutter yan hanggang dun. Pero dito naglinis na sila oh. Pinutol na rin yung mga natumbang kahoy ay puno. Yung kubo namin na ano ng bagyo, kailangan ayusin yung bandang taas. Ano kaya nangyari dun? Ay, may butas siya sa loob. So pag umuulan, may butas na pala siya sa loob. Ayun oh. So pag umuulan, tutulo yan. Kailangan na rin pala itong ayusin. Ayan. Kasi ano, yung ano yan, yung yero. Oo. Natira ang sinubagyo. Daming ano dito, magastos sa maintenance kasi ang dami ang lawak. Pero ito pag naayos na ito, maganda ito. Good morning! Today is December 12. Paalis kami. Pupunta kami sa Malolos. Isi-celebrate nga natin yung birthday ng you know who. Diba? Ayaw niyang pasabi. Diwag. Pero alam niyo naman. So yan. Kasama natin si Iya. Binunot ko lang yung router kaya ako pumasok doon kasi wala namang ano gagamit. So off na lang natin. Yung mga babies na iwan sila pero may mga tubig na silang lahat. Tapos nakalock na lahat ng pinto. Yan, ang linis na dito. Nag-grass cut doon sa likod. Silipin natin. Wala pa naman si Iya. Hinihintay namin si Iya. Medyo mainit lang. Grabe. Ayun nga. Di ba kahapon madamo pa dyan? Hindi, ito. Grass cut na dito. Ayan, oh. Makakapunta na tayo dun sa likod. May mga bubuli. Kakatakot. Yan. Ito kasi may lamang tubig yan. Pag kailangan tanggalin muna yung tubig bago tanggalin yung mga damo.
Ayun. Tingnan natin kung anong makakain ko doon. Eat all you can yun, 299. Nakita ko may mga salad. Mga ganon. So malamang salad lang uli ang kakainin ko. Wait lang. Tara na. Yan. Andyan na si Iya. Yan. Apat kami actually. Eh yung isa diba ayaw magpaano. Hindi na umabot doon. Ayan. Bago kami lumabas, naglalagay pa kaming tabla. Oh. Kasi kung hindi sasayad kami. Tapos tingnan nyo yung putik. Oh, pawis na. Kunin ko na yung sasakyan. Ayan, nandito na kami sa Giginto. Malapit na kami sa Malolos. Medyo traffic lang. Dito magkakaroon kami ng reseller. Para sa mga taga Giginto, kapag nakapag-deliver na kami dito, sabihin ko na lang ulit. Hindi ko na alam pa yung exact location. Basta along the road din siya. KD Mart ang pangalan. Ayan, nandito na kami sa The Pastry Chef. Basta parang may kinasal. Ayan. Pasok tayo. Daming food in fairness. 299 lang. May hipon pa. Pwede ko nito gulay. May makakain naman ako, merong gulay na lumpia, tapos ito lumpiang sariwa, ito pinirito, tapos gulaman, lumen. Yan, nandito na kami sa bahay, nakauwi na, i-unload na namin yung mga napamili, nag-assembaliwag pa kami na grocery, tapos umulan pero dito hindi, ganda ng hapon dito. Ayan o. Good night. Good morning. Maulan na umaga sa inyo. Today is December 13. Tama ba? It's a Sunday, so wala kaming work today. Pero si Mal nag-work siya. May 5 hours pa siyang kailangan habulin. So ako, yan, tamad-tamaran ako for today. Sarap magtamad-tamaran kasi umuulan. Ngayon, nagkakape ako. Ano to? Decaf na coffee na may Vitamilk na double choco. Sarap. Parang mocha. So magbasa lang ako ng comments at mag-shout out sa last vlog. Kay Miss Lydia Page, hello. Sabi niya magpagawa kayo ng may fence na backyard para sa mga doggies para naman hindi sila palaging nakatali at makapaglakad-lakad din sila to get rid of their aggression. Actually, ang nakatali lang naman is si Yuri kasi pag pinakawala namin siya, ang hirap niyang kontrolin. Naninira siya ng mga tanim. Pero ngayon, since wala namang tanim si Tito kasi umalis na nga sila, so papakawalan na namin siya from time to time. Tapos kay Miss Liza Buntag, hello. Mabuti at naibalik na sa ayos ang bahay niyo. O nga po, sobrang laking ginhawa. Tapos ngayon, ayan, may pinapagawa na namin yung tawag dito, grills. So, mahirap kasi wala na kaming kasama eh. Kaya nagpag-grills na kami dito sa sliding door. Ayan. Yung isa lang nakasara. Pero dalawa yan. Maga kasi. Pero hindi pa siya tapos, pipinturahan pa siya ng white. Primer pa lang yung parang puting yan. Tapos yung dating bahay nila Tito, ipapagawa din namin yan. Dahil yung pinsan niya ni Mahal dito na titira, tutulong sa amin. Kay Samson Panganiban, hello. Kay Miss Ophelia Vergara. Kay Miss Jonna Kitty. Kay Ate Yoli Bautista. Kay Miss Amira Santiago, hello. Kay Miss Diana S.B. Ines. Wait lang. Curious daw siya what Daisy is doing here. Nagre-rent po siya dun sa isang room. Tapos,
online work din po siya. Pareha sila ng mahal na online ang trabaho. Ano, nagustuhan din siguro niya dito kasi tahimik. Tapos, wala. Yung view, puro puno, ganyan. Kay Miss Kim D, hello. Kay Rodney Mark Estrella, hello. Long time no see. Sobrang busy daw siya. Napansin niya parang hinihingal daw ako. O nga eh, feeling ko dahil sa katabaan ko. Kaya yan, nagda-diet-diet. Nagka-calorie counting na uli ako. Kay Miss Sheila Besite. Kay Miss Jonah Tamoria from San Diego. Kay Miss Carida Joyce, hello. Kay Tita Sara Barbosa, hello po. Kay Kuya June Gragasin. Nasad naman ako na wala si Panther. Nakabalik na po si Panther. Ganun lang pala siya talaga. Pag may in-hit na aso sa kapitbahay, dun lang nag-i-stay. Kay Lance Reyes, hello. Kay Ate Flor, hello. Kay Miss Rita Abadiano. Kay Miss Jonah Rolio. Kay Tita Isabelita Ruedas, hello po. Parang tunay daw yung lechon na kawali ang itsura niya. Thank you. Kay Ate Beth Cruz, hello. Hindi na ba kayo magpapalagay ng poso for emergencies? Hindi na lang po kasi meron naman ng kaming generator. So gagana na rin yung water pump. Kaya po niya. Kasi yung mataas ng wattage ang binili namin. Kay Miss Evelyn Rubio, kay Miss Death 013, kay Miss Nida Penix, kay Miss Christine V. Servando, kay Miss Lorelai Bautista, hello, tsaka kay Dr. Akam Bautista, hello sa inyo. Kay Miss Tita Luz Nunan, hello. Kay Fages Mundo, hello din. Ano to? Ang ganda pa ng old sofa swerte ni Daisy Tukhi na lang, actually. Pero medyo luma na yun. Mga 2011 pa yun. So, 9 years na and medyo gamit na siya. Kasi nung sila tito ang nakatira dito, yun, tinutulugan nila. Kay Miss Ramil Aluan. Babae kasi yung ano eh. Ah, ayun, sorry. Pa-shoutout po, Mr. Ramil and Mrs. Milen. Yung sa picture kasi, babae, kaya sabi ko Miss Ramil, sorry po. Mr. Ramil and Mrs. Milen. Jinky and Brandy from Taytay Rizal. Hello sa inyo, naku, malapit kayo kay Mama dyan sa Kainta. Kay MV, buy ka na lang portable oxygen. Actually, gusto ko nga, may nakita ko sa Shopee parang 5K. Music for your content. Oh my God. Kay Miss Mayan Villanueva. Hello Lester, matagal na ako sumusubaybay sa vlog nyo kahit po may prince, kay Princess na kusina. Sana mabigyan nyo ako ng recipe para sa sakit ko. Meron po ako rectal cancer. Ako Miss Mayan, sana maging okay ka na. Siguro try mo yung plant-based diet kasi si Dr. Tam, ang alam ko, yung asawa niya dati may cancer tapos ng plant-based siya. Diet siya, pero raw, as in yung hindi niluluto na gulay. Ayun, nakatulong. I'm not sure kung sa lahat ganun ang magiging effect, pero wala namang masamang itry, diba? Yung mga vegetables naman kasi, just make sure na yung vegetable is organic kasi yung ibang vegetable, ang dami na rin pesticide, masama rin yun sa health. So, yun. Try nyo po yung mga organic na vegetables. Tapos raw yung hindi lulutuin. Hindi po ako doktor. Ano lang yun? Suggestion lang. Parang isama nyo sa kung ano yung sasabihin ng doktor sa inyo. And kung hindi nyo po kilala si Dr. Tam Mateo, search nyo sa Facebook. Yan, marami kayong malalaman sa kanya about sa mga plant-based diet. Kay Hey Arnold, good to hear that you are all safe and God bless. Ikaw ba si ako o si Bakulaw? Kasi yung thumbnail, yung picture parang same nung dati.
Kay Filipino ako, gawa-gawa ng business, short time, kinky just, ay dun sa ano, sa, nung nakiligo kami dun sa motel. Anyway, at sa ating mga silent viewers, hello sa inyo. Ayan, i-edit ko na tong vlog. Isang linggo na naman tayong walang vlog. So, mahaba-habang vlog to. Naputol-putol kasi nung lumuwas pa ako ng Maynila to eh. Thanks again for watching. See you guys sa next vlog. Bye! Nahatching na ako.